Ilang sumunod na araw, iminulat ni Patrick ang mga mata at napaungol nang makaramdam ng ngawit kaya inayos ang sarili at napagtantong nakatulog siya sa sakyan habang nakahiga sa kandungan ng babaeng. Gusto siyang layasan. Hindi niya alam kung anong nangyari habang nakatingin sa babae. Hindi siya tumakas? Tanong ng binata sa sarili nang maalala ang lahat. Ang pagbagsak niya sa kalsada, ang ulan at ang pag-atake ng panic attack niya. Tinignan niya ang natutulog na mukha nito at tila mas mukha itong bata kapag natutulog. Hinawakan niya ang mukha nito na napakalambot sa kanyang pandama. She's actually really pretty. No, she's more beautiful than any other woman he has seen. Pabiglang bumuka sa mga mata ni Alicia at sumigaw. Anong ginagawa mo sa akin? Tanong ng dalaga nang maramdaman ang palad nito sa mukha niya at sinubukang lumayo. Ang boses nito ang nagpabalik sa kasalukuyan kay Patrick at naalala na itong may kasalanan ng lahat. Alicia Flores, bakit mo ko tinakasan? Tanong niya rito at nang mahigpit itong hinawakan sa baba hanggang mapangiwi. Bitawan mo ko. Dapat talaga iniwan na lang kitang nakabulagta doon na parang aso. Ah, oo nga pala. Nabayaran ko ng pabor na ginawa mo sa akin kahit pa gusto kitang iwan. Bitawan mo ko para makaalis na ako. Naningkit ang mga mata ni Patrick. Enough. Ayoko nang marinig ang walang kapararakan mong sinasabi. I thought you were matured enough to understand our deal. Pero umakto kang parang bata. Hindi ako umiiyak sa ulan. Pabulong na sabi ni Alicia. Anong sinabi mo? Na oo, tama ka. Kung ako ikaw, pakakawalan ko na lang ako't sakit ako sa ulo, hindi ba? Can I go now? No, hindi makakaya ni Nicole na makita kung hindi ka kasama. Babalik tayo sa King House. Pipirma ng marriage certificate at sasamahan natin sila Anne at Nicole sa field trip. Field trip? Sabik na ulit ni Alicia, hindi to pinansin ni Patrick at lumabas ng sasakyan para lumipat sa driver's seat. Kaya nagpatuloy si Alicia. Mahilig ako sa field trip. Nung bata pa ako'y lagi akong sumasama, kumakain ng roasted na manit, nagpupunta sa kung saan, nakikinig ng fairy tales, naliligo sa ilog, masaya yan. Tila bumalik sa pagkabatang masayang sabi ni Alicia. Shut up, naiiling na saway ng binata. Ngunit nagpatuloy ito sa pagsasalaysay kung anong gusto sa field trip habang nasa biyahe. Nang makarating sa bahay, ay binuksan ni Patrick ang pinto at humalokip-kip si Alicia. Parang ayaw nang bumaba at naghahamon. Huwag mo akong artehan at bumaba ka na dyan. Nagtitimpi niyang utos. Sila Edmond at Henry nakatayo sa may hagdan at tinintay na pumasok ang dalawa. Hindi ako bababa hanggat hindi tayo nagkakasundo. Napakunot ang noo ni Patrick at nanlisik ang mga mata. Either bumaba ka dyan o kakalad ka rin kita sa loob. Gawin mo, tignan natin kung matutuwa si Nicole kapag nakita niyang kinakaladkad mong mami niya. Mayabang na sabi ni Alicia, masamang tingin at nagtatagas ng mga bagang ang natanggap ni Alicia. Masisira ang ngipin mo at hindi ka na magkakaroon yan pagtanda mo. Kita mo, dagdag pang pang-aalas ka ni Alicia. Manahimik ka at bumaba ka na lang bago maubos ang pasensya ko. Pero may kailangan muna tayong linawin. Ano naman yun? Hindi ka pwedeng magkaroon ng kabit habang kasal tayo. Taas noong sabi ni Alicia sa kaharap, hindi na maipintang mukha ng binata. At bakit? Nakalimutan mo bang hindi naman tayo totoong mag-asawa at matatapos din ito after 6 months? Take it or leave it, pairap na sabi ni Alicia. Kumulong dugo ni Patrick at muling sumakay sa sakyan. Matapos parsahang pausarin si Alicia at ginawang tinted ang mga bintana. Sa nasaksihan ay nagkatinginan ng dalawang nakatayo sa labas. Makinig ka, Alicia Flores. Hindi special sa akin si Berna. She's just a woman I have bed with occasionally. Hindi ako pumapatol kung kani-kaninot siya lang ang kapartner ko at binabayaran ko siya. That's it. That's all. Natatagpuan ni Patrick ang sariling nagpapaliwanag. Humalokip-kip si Alicia dahil hindi nagustuhan ang sinabi nito. Hindi pa rin. Iwan mo siya. Ulit niya na pinitik ang mga daliri. Mangha at nakataas ang kilay na tinignan ng binatang CEO ang mga kamay ng kaharap. Ngayon ay inuutusan mo ko. Sino ka sa tingin mo? You're not that important. Para sa'yo, oo. Pero para kay Nicole, higit pa doon, hindi ba? Hindi niya naiwasang mairita na minamanipula siya ng babaeng hindi hamak na mas maliit sa kanya. Nakikita ko ng bakit gusto makipaghiwalay sa'yo ni Brandon Sandoval. You're crazy. Tinangka itong sampalin ni Alicia pero pinigilan siya nito. Well, if you want me to leave, Berna. Pwede naman pero ikaw ang papalit sa pwesto niya.
Napakunot noo sa pagtataka si Alicia. Anong ibig mo sabihin? Kapag iniwan ko si Berna, ikaw ang papalit sa kanya sa kama ko. Nakangising tugon ni Patrick at natameme si Alicia, tinangka ulit itong saktan. Pero nakaiwas ito. Naging mabilis ang galaw ng lalaki at mabilis siyang nahila palapit dito. Napunta ang kamay nito sa buhok niya. Sa batok at sa leeg bago muling sinakop ang mga labi niya sa mapangangking halik. Masyadong marinang halik at halos hindi siya makahinga at nakaramdam ng kiliti sa tiyan si Alicia. Napasinghap siya nang huminto si Patrick at nakakaakit ang tunog na yon para sa binata. At alam nitong naramdaman niya yon nang mapunta siya sa ibabaw nito nang hindi niya namamalayan. Takot at naguguluhang umalis sa ibabaw nito si Alicia habang pinupunasan ang bibig. Ano yung naramdaman niya? Isa kang manyak at hindi ko yun gagawin. At isa pa nga pala, tutulungan mo kumakuha ang custody ng mga anak ni Brandon. Sana rinig ka hindi natuwa si Patrick. It's over. Pipirma ka, tatahimik at maghahanap ka ng mas kapaki-pakinabang na gagawin. Hindi, ayoko. Inis na sabi ni Alicia na walang nagawa ng hilahin na siya palabas ni Patrick at umatungal. Mommy! Daddy, let go of my mommy! Nasasaktan siya! Narinig na bulalas ng batang si Nicole na nakitang nangyari at kagad namang sumunod ang ama nito at niyakap ng bata si Alicia. Bakit mo siya hinihila, Daddy? No, honey, sagot ni Alicia at umuklo sa harap ng bata. Hindi kami nag-aaway at naglalaro lang kami. And what game naman po? Look at your hand, mommy. May game ba na ganyan? May takot sa mga matang tanong ni Nicole. Nagkatinginan ang dalawa. Masyadong matalinong bata para lokohin. Ah, medyo excited lang si Daddy pero hindi naman niya sinasadya, okay? Okay lang talaga si Mommy Baby. Malambing na sabi ni Alicia sa bata. Gumisi si Alicia at bumulong sa bata. Dahil bad si Daddy, bakit hindi natin siya kilitiin? Hindi inaasahan ni Patrick ang biglang pag-atake ng dalawa sa kanya at natumba silang tatlo sa damuhan. Habang hawak niyang dalawa para hindi masaktan, nag-umpisa ang dalawang kiliti ng binata na natawa at tinalikan ito sa pisngi si Nicole. Hinalikan din ni Alicia sa pisngi si Patrick at kinagat kaya na paangal ito. You beat me. Ay, oo, sorry. Akala ko kasi chocolate ka. Nicole, wag mong kakagatin si Daddy. Hindi pala siya chocolate. Natatawang sabi ni Alicia sa bata. Sinamaan ang tingin ni Patrick si Alicia dahil alam nitong sinadya niya yon at binilatan niya lang ito. Anak, pumasok ka na muna sa loob at may aasikasuhin lang kami ni Mommy ha? Sasamahan ka kagad namin right after. Malumani na baling ng ama sa anak. Pero, last night hindi kayo umuwi kaya natakot po ako. Don't leave me again, sabi ng bata sa mangiyak-ngiyak. At naawa naman si Alicia sa batang aakuin bilang anak. At sinundan lamang ito ng tingin nang ipasok ng yaya sa loob. Hinawakan siya ni Patrick sa braso at sinundan ng mga ito si Edmond sa lugar kung nasa ng judge. Good morning, Mr. Matias. Handa na ba kayong pumirma? Kinuha ni Patrick ang ballpen at kagad na pumirma sa papel na nakahanda at inabot ito kay Alicia. Tinignan ng dalagang malaking pirma ng binata at nanginginig ang kamay na kinuha ang ballpen. Magiging asawa at matatali na naman ba talaga ako? Tanda ko nang tumakas ako kay Brandon. Minahal ko ba siya? Hindi, pero excited ako noon dahil magkakapamilya na ako sa wakas. Nagpalaki ako ng mga batang hindi akin. Pinangalagaan ang kabahayan na hindi naman akin. Tinulungan kong asawa ko at hindi naman ako nito minahal at sinaktan pa. Magiging tangang asawa na naman ba ako? Natagpuan ni Alicia ang sariling pumipirma sa dokumento. Ang pirma'y mas malaki kay Patrick at nagkatinginan silang dalawa. Ngayon ay mag-asawa na sila. Nilisan ni Edmond ang King House, sumakay sa sasakyan nito at magtinawagan sa phone. Sorry boss, wala akong nagawa. Kasal na si Patrick sa babaeng yun. Kinakabahan nitong balita. What? You're useless. Tang inang yan, dispatchahin mong babaeng yun o papatayin. Hindi ko ibabahagi sa kung sinong pag-aari ng mga Matias kapag namatay ang bastardo si Patrick at ang pamilya niya. Naiintindihan mo ba? O magbabayad ang mahal mong anak sa katangahan mo? Huwag po sir, ako hong bahala sa babaeng yan. Basta't bigyan niyo lang ako ng sapat na oras. Halos magmakaawang tugon ni Edmond sa kausap. Bibigyan kita ng palugit hanggang sa simulan kong plano ko. Pinutol na ng kausap ang tawag. Kaya binatawan ni Edmond ang cellphone bago napahilamos sa mukha dahil naalalang anak. Natakot siya para rito at agad na pinuntahan ang bahay nito. Kasalukuyan nagtatalo na naman sila Alicia at Patrick matapos ang pagpirma.
at nagsasabing mag-asawa na sila. Yun na yun? Bakit ano bang gusto mo? Maghagis pa tayo ng ibon o bulaklak? Buhatin kita't dalhin sa kama? Natawa si Alicia sa mukha ng lalaki. Hindi mo man lang ba ako bibilhan ng diamond ring? Sasakyan, credit card, milyong halaga. Pangaasar ni Alicia nang lumarawan ang pag-iinis sa mukha ng bagong asawa at tinapik ang pisngi nito. See? Kaya ko rin magbiro kagaya mo. Nang paalis na ang dalaway, tumakbo si Nicole sa kanila. Mami! Kunin mong binili nating coat, baby. Ipapasyal tayo ni Daddy't manunood ng sine at kakain sa labas. What? Kailan ko yung sinabi? I hate movies at ayokong kumakain sa labas. Agad namang pagkontra ni Patrick at nakatanggap na masamang tingin mula kay Alicia. Maiwan ka at kami na lang ng anak mong aalis. Right, baby? Banding kayo ni Mommy? Lumarawan ang saya sa munting bata. Yes, Mommy. Sasabihan ko rin po si Ate Ana. Sige, sasama na ako. Si Bangot ang mukhang sabi ng binata. Pumunta sa kwartong dalawa para maligot magbihes. Pinanood niya itong lumabas na nakatapis lang na tuwalya. Takpan mo nga yung sarili mo. Ayoko makita yan. Pairap na sabi ni Alicia. Ngumisi naman na nakakaloko si Patrick. Ha? Sinong niloloko mo? Buting at libre mo itong nakikita gayong maraming handang magbayad ng milyon. Pakipot ka pa? Well, si Alicia. Muling umirap at sumimangot lang si Alicia at naligo na para magbihes. Nang makarating ang bagong pamilya sa sinihan, ay nanood ang mga ito ng pambatang pelikula. Agad na naboard ang ama ni Nicole, ngunit nang mapansin itong nage-enjoy ang mga kasama ay lihim itong napangiti. Pagkatapos ng pelikula, bumili ng candy gusto nito at naghintay sila Ana at Alicia. Handa ka na ba sa field trip, Ana? Nakangiting tanong ng dalaga sa dalagita. Umiling si Ana at yumuko. Ayoko po sa ganyan. Aw, bakit naman honey? Para lang po yun sa mga bata, tita. Gusto kong makasama ang mga kaklase ko, pero ayaw naman nila akong makausap. Mahihimig pagtatampo nitong sabi. Nakaramdam ng lungkot si Alicia sa narinig. Bakit mo naman nasabi? I'm ugly, tita. Tignan niyo po ako. Maganda kayo pero pangit ako. Walang gustong kumausap sa akin. Tugon ni Ana sa maliit na boses. Napabuntong hininga si Alicia bago marahang hinawakan ang mukha ng dalagita. Hindi ka pangit, kaya huwag mong sasabihin yan. Maganda ka at kailangan mo lang siguro manamit ng mas maayos. Bumili tayo ng mga bagong damit, hindi ba? Bakit hindi mo sila sinuot? Hindi po ako komportable, tita. Ang pangit sa akin ng tingnan. You are what you are, Ana. Ulitin mo nga sasabihin ko. I'm beautiful. I'm beautiful. Nahihiyat na mumulang mukhang halos pabulong na sabi ni Ana. And yes, you are. Bukas, pag-aagandahin kita at isusuot mong mga bago nating binili, ha? Gusto ko po sanang pumunta sa opening event kasama ang mga klasiko pero ayaw akong payagan ni Tito. Masyado po siyang estrikto. Sige, kakausapin ko siya, ha? Pupunta ka sa event mo at hindi mo kailangang samahan si Nicole. Bata pa siya at dalagita ka na. Sa narinig ay nagliwanag ang mukha ni Ana at niyakap si Alicia. Ma? Natigilan at nanigas si Alicia nang marinig ang boses ni Edna. Ngunit agad itong napalitan ng pagkasabik at tinignan nito. Ngumiti siya at yayakapin sana itong ngunit lumayo ito. Don't touch me. Bakit mo kasamang pangit na yan? Edna, huwag kang magsalita ng ganyan. Saway ni Alicia sa anak-anakan at natigil nang nakabalik ng mag-ama. Let's go. Nilapit ng asul ng mga mata ni Patrick sa isang binatilot sa dalagitang kaharap ni Alicia. At sino naman sila? Ma, she's not your ma. She's my mommy. Agad na pagkontra ni Nicole dahil sa selos. Dahil sa paghaharap na nakaraan at kasalukuyan niya, kinabahan si Alicia. Ah, alam ko na. Wow, yan ang lalaking pinalit mo kay Daddy. Kaya iniwan mo siya, right? Well, hindi naman masama. Akalain mo ano? Nagpanggap kang mabuting ina pero tignan mo. You're nothing but a cheap woman. Pang-iinsulto ni Edna sa dating madrasta at hindi napigilan ni Alicia na masampal ito kaya nadubig ang mga mata ni Edna. Hindi ito makapaniwalang pinagbuhatan ito ng kamay ng kinikilalang inang nerespeto at minahal. You're nothing to me now, Alicia. Hindi na kita ina. Puno ng muhit na nilisik ang mga matang sigaw ni Edna. Walang nagawa si Alicia kung hindi sundan ang tingin si Edna na tumakbo palayo at nag-iwan ng sakit sa dibdib niya yon. Para siyang hindi makahinga at sinubukan pa itong sundan. Ngunit pinigilan na siya ni Patrick. Don't you dare. Mababa, ngunit puno ng pagbabanta at diing sabi nito. Mommy, what's happening?
Nilayo ni Alicia ang mukha sa paningin ng mga bata at ipinikit ang mga mata upang pigilan ang sariling maiyak. Nang kumalmay, hinarap niya si Nicole. Wala naman baby, okay lang ang lahat. Balik na tayo sa bahay ha? Magkakilala po kayo? Si Edna Sandoval yun. Ngayon ko lang siya nakitang ganun, parang baliw, komento ni Anna. That's what drugs can do to people, darling. Kaya huwag kang gagaya sa kanila at lumayo ka sa kanila. Walang parenong sabi ni Patrick at sinaman ito ng tingin ni Alicia. Tara na, hindi na apekto ang aya nito at lumbas na sila ng mall. Malungkot na nakatingin si Alicia sa direksyon tinahak ni Edna. Gusto niya itong sundan at yakapin. Get in the car, Alicia. Umiiyak siguro siya. Parang pinipigang ang puso niyang sabi. Nilapit ni Patrick ang bibig sa tenga ni Alicia at bumulong. Hindi mo na siya anak at ako ng asawa mo. Ang anak mo'y nasa sasakyan kaya sumakay ka na at gawin mong obligasyon mo. Isang patak na luha ang nakatakas mula sa mata niya at bumagsak sa pisngi niya at agad yung pinahid ni Patrick at hinawakan siya sa mukha dahil nakatingin sa kanila si Nicola. Hindi mo na obligasyon ng mga batang yon. Ang anak ko'y anak mo na ngayon at ako lang ang asawa mo. Giit ni Patrick sa kanya, hinalikan siya nito sa labi at hindi ito napigilan ni Alicia. Ngunit tinulak niya ito palayo. Ano ba? Bakit ka nangahalik? Inis niyang bulalas pero kinontrol ang sarili dahil ayaw makita ng mga batang mukha niya. Ayoko nang halik. Sabi niya na hindi nagustuhan ang ginawa nito at ang lalaki tinikom ang bibig at naapektuhan. Kasalukuyang nasa banyo si Edna at nakatingin sa salamin habang inaayos ang make-up. Nang matapos ay tinitigan itong sarili. Maganda ito at may mahabang itim na buhok at dark brown na mga mata. Ang katawan ay maganda na ang hugis. Ngumiti ang dalagita sa refleksyon, ngunit kagading nagtubig ang mga mata. Okay lang ako, okay lang ang lahat. Walang masamang nangyari, hindi ko siya ina. Hindi ko siya mahal at hindi ko siya minahal. Ayoko sa mga binibake niya, sa mga pangmatanda niyang kanta, kung ano niya akong pinipilit na sabihin sa kanya kung ano nangyari sa araw ko. Mahaba nitong sabi para kumbinsihin ang sarili. Ngunit namula ang mukha sa galit at tuluyang tumulong mga luha at nakuyom ang mga kamao. Napatingin si Edna sa screen ng cellphone na may matanggap na text at nakitang dumating ng inaasahan. Pumunta ka sa CR sa first floor. Walang tao dito. Reply nito sa text. Matapos ang ilang sandali nakarinig na ito ng katok sa pinto at agad na binuksan. Hinila ito sa kwelyo at tinangay sa isang cubicle. Sinara ni Edna ang pinto at nilak para walang makasaksi ng kababalaghang gagawin ng dalawa. Oo, tama. Sa murang edad ay naging active na si Edna at namulat sa makamundong gawain. Bago pa dumating si Alicia sa buhay nila bilang ina nito, itinigil lang nito ang gawain dahil may nagtulak dito noon at nagbagong pakikitungo sa iba dahil kay Alicia. Pero ngayon, babalik na si Edna sa dating buhay na pakalat at pariwara. Pabalik sa dating buhay na wala pa itong madrastang nagmamahal at nag-aalaga. Nang makabalik sa bahay, ay sinamahan ni Alicia si Nicole sa kwarto nito para matulog. Mami, ako lang po bang anak niyo? Sa tanong na yon ay parang sinakal ang puso ni Alicia nang maalala sila Jenna, Edna at Harvey. Hindi kaagad nakasagot bago ngumitit hinaplos ang buhok nito. Ikaw ang yaman ko at nandito ako para sa'yo. Hindi naman yun kasinungalingan, ngunit hindi rin katotohanan. Sa ngayon, dahil kahit nakakilala pa lang niya sa bata o kahit pagpapanggap lang siya, ay napalapit na ito sa puso niya. Sa narinig ay masaya siyang niyakap ng bata. Mommy, I love you very much. Pinagtatawanan po ko sa school pero kapag kasama ko si Mommy, magiging friends na kami. No one wants to be friends with an orphan. Malungkot na sabi ng bata. Kinibot ni Alicia ang bibig bago niyakap ng mahigpit ang bata. Makinig ka sa akin, baby. Wala silang karapatang pagtawanan ka. Orphan din ako kasi namatay ang parents ko ng bata pa ako. Pero may lola ako. Don't be ashamed of what you are instead. Give the best you have. Inihiga at kinumutan ni Alicia ang bata at siyang pagpasok naman ni Patrick at nagkatinginan ang dalawa. Umiwas si Alicia at tinalikan ng anak sa noo. Matulog ka na, honey. May field trip ka pa bukas. Nakarating si Alicia sa kwarto nilang mag-asawa at nakaramdam ng kaba. She looked around and heard the door close behind her. Sa sofa ka matulog hanggat hindi natin alam ang gagawin. Kung magkakaroon ng sarili mong kwarto, isa pang kama dito. Baka magsuspecha si Nicole at napakatalino ng batang yun. Palihim na nangiti si Alicia. Oo, napansin ko nga. Nagpalit ng damit si Patrick sa harap niya na parang wala siya doon, kaya naman natameme siya.
Hoy, wala ka bang iya sa katawan? Wala, at bakit naman? Nasaan ka nakikitang matanda't kulubot na katawan ng pangit mong ex? Kaya sanayin mo makitang magandat bata kong katawan. Ang lakas ng tama mo. Mandiri ka sa balat mo. Sigurado ka nandidiri ka? Nakataas ang kila at nakangising tanong nito na ngayon naka-underwear na lang. Nakadisplay sa harap niya ngayon ang maskulado niting dibdib at mga braso, pati ang kompletong abs. Hinapit siya nito malapit sa katawan nito at muling naramdaman ang halik na nagpapaikot sa ulo niya. Bago pa ito lumalim ay tinulak na niya to. Sabi mo ayaw mo ng halik? Sabi ko yun. Nakatagilid ang ulo nitong tanong. Sinabi mo ba sa lover mo, spy ka ba ni Alicia Matias? Alicia Matias? Asawa na kita ngayon. Bago pa makakilos si Alicia ay muli siya nitong hinalikan. Ngunit sa mas pangahas na paraan at hindi siya makakatakas. Para itong ahas na nakapalibot sa kanya at halos hindi makahinga. Mula sa bahay naman ng mga Sandoval ay dumating ang nakainom na si Brandon na magulo niyang bahay. May mga pinggan, basot kung ano pa sa sahig, maduming lapag, malay kabok na paligid, malayo sa dati nitong itsura, na nandun pa ang dati nitong asawa. Alicia, bulong niya sa hangin, mahirap para sa kanyang tanggapin sa sariling kailangan niyang dating asawa. Tanggap lang siya ng tanggap sa ibibigay nito, ngunit kailanman ay hindi niya nakita si Alicia bilang isang babae o ang ninais itong maikama. Pero nang gabing sinabi nitong berhen ito, ang gusto niyang sandaling yun ay wild at malatigring kaniig, hindi parang isang batang takot. Ngunit sa sandaling yun, wala itong gusto kung hindi ang bumalik ito. Ang masahihin ng mga paa niya, ipaghanda siya ng mainit na tubig para pampaligo. Basahan siya ng libro hanggang makatulog, ngunit wala, wala na si Alicia. Dad, hulaan mo kung sino nakita ko sa sinihan, bungad ni Edna sa ama. At ano pake ko? Matulog ka na lang. Nakita ko si Alicia. Sa narinig na lalaki ang mga mata ni Brandon, nagtatrabaho ba siya doon? Hindi. Tama ka, nakita ko siya kasamang bago niya. Napakunot ang noon ni Brandon sa pagtataka. Anong sinabi mo, Edna? Anong bago? Kayo nagsabi na meron na siyang bago, and you're right, dahil magkasama sila. Sila ng bago niyang pamilya. Isang pangit na babae sa school ko, isang bata't ang bago niyang asawa, o boyfriend na mas bata sa inyo't mas gwapo. Gwapo? Kumulundugong sabi ni Brandon. So, nagbago ka na talaga, Alicia. Wala ka na talagang takot ngayon. At ako itong si tanga na iniisip na patawarin ka at pabalikin. Nanggagalaiting sabi nito sa isipan at napakuyom ang mga kamao. Makikita ng babae yun ang galit niya. Lumayo si Alicia mula kay Patrick nang tumingin sa mukha niya at umatras. Anong ginagawa mo? Nahuhulog ka na ba sa akin, Mr. Matias? May kakaibang dulot ang mga salitang yun ni Alicia kay Patrick. Tapos ay humalakak ito habang humalikip-kip. Anong nakakatawa? Don't be ridiculous. Wala akong ibang mahal ko hindi ang pamilya ko. Asawa lang kita dahil sa kontrata, pero hindi kita pamilya. Nakaramdam ng galit at pait si Alicia sa mga salitaan nito dahil tinamaan siya. Oo nga pala, hindi siya miyembro ng kahit na anong pamilya at mag-isa lang siya. Pero nangahalikan ka ng babae mo'y umiwas ka. I hate kisses pa raw. Echos lang pala. Pagpaparinig niya at nagme-make face. Anong echos ang pinagsasabi mo dyan? I should give you a good sleeping pero hindi kita hayaang manalo. Matulog ka na nga lang, bakit ka takot sa bagyo? Bigla'y tanong ni Alicia sa pagpapatalikod na sanang si Patrick. Tinignan siya ng binatang blankong mukha na parang natamaan ito. Wala ka ng pake doon, paanas nitong sabi. Hindi nito hinintay ang sagot niya tumalikod, kaya binilatan niya ito sa inis bago nahiga sa couch para matulog. Matapos ang 2 oras ay nakatulog na si Alicia, ngunit gising pa rin si Patrick at hindi makatulog. Nakatingin ito sa dalagat na naalala kung paano siya nito tinulungan noon. Nasa kawalan siya, ngunit narinig niyang boses nito. Umulit sa isipan niya ang mga salitang binitawan nito na kailangan lang natin ng kasamang makakaintindi sa atin na hindi ito aalis at kung nga hanapin ba sa sarili natin ang ginhawa o sa ibang tao. I don't think so, Alicia. Wala pa akong nakilalang nakaintindi sa akin kung hindi ako lang. Sabi ni Patrick sa sarili. Umalis sa kama si Patrick at malapitan itong tinitigan. Nakaramdam ng awa ang binata sa pagkakahiga nito sa couch. Kaya naman binuhat niya ito at nilagay ang magaang katawan sa sariling kama bago nahiga sa tabi nito. Nakita niyang payapa nitong mukha bago siya pumikit at kaagad na nakatulog.
Nagising si Alicia na sumunod na araw, naramdam ang barasong mahigpit na nakayakap sa kanya. Nakaramdam siya ng init at parang pinoprotektahan siya nito. Hanggang sa naalalang sitwasyon at nakita si Patrick Matias na katabi niya at nagulat. Maingat siyang umalis sa kama para hindi tumagising. Paano ako nakarating sa kama niya? Taka niyang tanong sa isipan. Nakarinig si Alicia ng ingay sa labas at tahimik na lumabas. Pumunta siya sa kabilang kwarto at nag-alarm nang makarinig na nabasag. Nang pumasok sa kwarto ay nakita nga niyang basag na baso sa sahig. Natutulog si Anna, ngunit mukha yung binabangungot. Nilapitan niya ito at marahang inalog para magising dahil umiiyak ito. Anna, pabigla nitong minulat ang mga mata at lumarawan sa mukha ang pagkataranta at takot. Mommy! Sigaw nito bago nakita si Ateya at nahiya. Sorry po, huwag kang mahiya. Normal lang na magkaroon tayo ng masamang panaginip minsan. Nakakaranas din ako niyan. Talaga po? Akala ko nga po mas nakakabata lang yun. Of course not, honey. Minsan talaga nakakaranas tayo niyan. Field trip na? Masayang sabi ni Alicia, ngunit mukhang hindi to kasabik-sabik at yumuko. Bakit, Anna? Mukhang ayaw mo pumunta? Gusto ko pong sumama sa bakasyon ng school ko, pero ayaw kong payagan ni Tito. Gusto niyan lagi ko po siyang kasama, pero sa bagay, hindi ko rin gugustuhin sumama at pangit ako't walang kakausap sa akin. Huwag mo sabihin yan, Anna. Hindi ka pangit, okay? Tumayo ka na, maligo ka't aayusan kita. Aayusan po? Pagagandahin kita lalo? Galak niya sabi. Napuno ng pagkasabik ang mga mata ni Anna at kaagad na kumilos para sundin ang bagong tiyahin.